achieve more resilience! Sa bacteria, yung busod, ginamit yung mahabang ladder. Diba sa bulk carrier, kapag patapos na yung diskarga, nagki-cleaning na, sinusundan, diba? Yung masamit-samit sa frames. Diba? Yan, no? Nakaganyan, tapos hindi naman tinali yung ladder. Walang nakahawak. Walang fix. So, natumba, kaya Why? May kuryente, depende sa direction. Kung nakabiyahe kayo sa France, sa Lihab, o sa yun na kailangan, kapag nagbago yung kuryente, kailangan may standby sa station. Dahil pag hindi, puputulan ng lubid yung barko. Dahil 3 knots yung, yung kuryente. Yun yung mga critical na rin eh. Lalo na pag nagpalit ng pag iptide, ibig sabihin pag palabas yung tubig yun palabas naman yung direksyon ng kuryente. Kapag flood tide naman, papasok yung mag-high tide, yun malakas din yung kuryente. Kaya ganun na napuputulan yung barko kahit malalaki. Biro yung itong tanker na to, 6 na lubid. Itong isang barko din na nawalan ng angkla.
shackle. Lumuluwag yung pin ng shackle. Yung tinatawag na gishackle, yung red top, ha? Yung nakakabit mismo sa atin. Kaya sa atin, piniwelding na yan. Na-advise na. We at Indian Express together, everybody, achieve.